Yan po ang palatandaan. Lagi nyo lang tatandaan, yung ating isang horizontal line is 180 degree yan. Minus yung 30 is 150 degree. So, 180 degree minus 150, so 30 degree. Parehas lang yan sila, mga kamital. Okay? So, ganyan yun, mga kamital. I hope nakuha ninyo yung kung paano kuhanin yung mga degree ng inyong offset. Okay? So, delete muna natin to. Yan. So, sana nakuha nyo, mga kamital. Ngayon, mga kamital, gagawa tayo ng halimbawa na pipe dito na 6 inches. So, gagawa tayo ng isang cut lang, mga kamital, no? So, dito, mga kamital, yung ating sukat ng ating travel is 1,600. So, magsukat kayo ng 1,600. Yan na yung ating center to center ng ating elbow. So, halimbawa dito, yan. Yan na yung ating 1,600. Yan. 1,600 yan, mga kamital. So, ngayon, kukuhanin natin yung degree ng ating cut. Diba, kinakulit natin, gagamit tayo ng 30 degree elbow. So, 30 degree elbow yung ating ikakat ngayon. So, paano natin makuha yung cut na 30 degree? So, ganito lang yan, mga kamital. Para makuha natin yung cut ng 30 degree, yung ating outside diameter ng ating 6 inches is 168. I-times lang natin yan sa tan of 30 degree divide 2. So, bakit divide 2? Kasi 30 degree, so sa bawat side niya is 15 degree. So, yung bawat side niya, mga kamital, is 15 degree. Para pagka-edikit nyo na yan, ay 30 degree na yan. Okay? So, yung bawat cut niya, yung side niya is 15 degree. So, ang mangyayari niyan, mga kamital, i-direct nyo ng 15 degree. Yan. So, i-direct nyo na ng 15 degree. Kasi yung bawat side niya is 15 degree. Okay? So, i-calculate nyo yan. So, 168.3 times tan of 15 degree. So, equals 45. So, equals 45 mm, 0.09. Yan, mm yan, mga kamital. So, dito, mga kamital, gagawa tayo ng one cut dito sa isang side. One cut din dito sa isang side. Yan. Ito yung center ng inyong pipe. Yan. Center yan. So, ngayon dito, ito na yung ating 15 degree dito. Yan. 15 degree din dyan. Itong 45 degree, mga kamital, i-divide to natin ito. Yan. Para ilagay natin sa dimension dito at saka dito. I-divide to natin. Dahil magka-cut tayo ng one cut, dalawa kaagad yung kanyang degree na mabubuo. Yan. So, pag i-cut nyo na yan, dalawang degree kaagad yung mabubuo at pwede nyo nang i-fit up kaagad at mapuporma na siya ng 30 degree. So, kung i-divide natin to, i-divide to natin yan, so, divide 2, yung answer is magiging 22.5. Yung bawat measurement niya dito, 22.5. Yan. So, dito, 22.5 din. Yan. Simula rito, i-wrap around nyo yan para mayroon kayong reference sa pagkuha ng measurement ninyo. Simula rito hanggang dito, yan na yung kanyang 22.5. So, dito naman sa center, yan na yung kanyang 0. Yan, dito naman, kung dito sa right side is 22.5, dito sa left side is 22.5 din. Okay?
So, divide 2 nyo yan is magiging 22.5 yung bawat measurement niya dito. So, dito naman, parehas lang din yung process. Kung ano yung measurement dito, ganun din dito. 22.5. Ayan, 22.5 din. Okay? So, ngayon mga kametal, dahil ito ay 6 inches na, medyo malaki yung tubo, pwede kayong mag-division ng kahit ilang division. So, dito, gagawa tayo ng halimbawa, mag-divide lang tayo ng 4 division. Ayan, yung inyong pipe. Yan, dinivide natin yan sa 8 division. So, dito sa harap ng pipe, 1, 2, 3, 4, doon naman sa likod, 4 din. So, 8 division yung ating gagawin. So, para makuha din natin yung sukat dito, mga kametal, yan, yung mga sukat na yan. Ito yung, itong 22.5 na dimension dito, ito yung dimension natin sa 90 degree. Yan. Yan, para hindi kayo malito, gagawa nyo ng markings yung inyong mga line. So, ito yung ating 90 degree, ito yung ating 45 degree, ito yung ating 0 dahil ito yung ating dito nasa center. So, 45, 90. Yan. So, yung measurement natin sa 90 degree is 22.5. Yan yung ating measurement. So, dito naman sa 45 degree, para makuha ninyo yung measurement nito simula rito hanggang dito, ganito lang ang pag-calculate. Yan. Kuha ninyo yung cutback niya sa 90 degree is 22.5. I-times nyo lang sa sine. So, huwag nyo nang lagyan ng negative 1. Sine lang. Okay? So, sine of 45 degree. Itong line degree na ito is 45 degree yan. So, 45 degree. So, equals 15.90 or 16. Equivalent na siya sa 16 kung i-run off natin. So, yan, 16 mm. So, dito sa 0 niya is 0 na rin yan dahil center yan. Dito sa 45, 16. Pabalik-balik yan, lang yan mga kametal. 22.5. Yan. I-marking nyo yung inyong pipe. Kuhanan nyo ng bawat distance nitong ating line dito kung ilan yung distance niya. So, sa pagkuha ng kanyang distance, kuhanin nyo muna yung kanyang circumference. O kung ilan yung circumference nitong 168 na dimension sa ating outside diameter sa ating 6 inch. Okay. So, sa pagkuha ng circumference, yung ating 168.3, i-times nyo lang yan sa ating pi. Yan yung ating 3.1416. Yan yung constant ng ating pi sa pagkuha ng ating circumference. Okay. So, i-calculate natin yung ating 168.3 times natin sa 3.1416. So, yung ating answer dito is 528.13 circumference ng ating pipe. Yung ating circumference, halimbawa ito yung ating pipe. Yung ating outside diameter is 168.3. Yung circumference niya, simula rito hanggang dyan, yung paikot na yan, yan yung kanyang circumference. So, yung total niyan, pagka ilatag nyo, is 528.13. Yan yung circumference. So, para makuha nyo yung bawat distance dito, ng inyong mga line degree dito, yung 528, i-divide 2 nyo lang yan. Yan, divide 2. So, answer niyan is 66.09 mm. Okay? So, yung bawat distance dito ng inyong mga line is 66.09. Yan. Sa walong division.
Okay? So ngayon, lilinyahan nyo yan. Lagyan nyo ng markings. At saka itong importante, itong ating wrap around dito para makuha natin yung tamang measurement at meron tayong reference. Okay? So ngayon naman, bakit may 45 degree? 90 degree, 45 degree. So ganito yan mga kamital. Yung ating buong circle is 360 yan. 360 degree. Okay? So naghati tayo ng 8 division sa ating circle. Yan. So apat dito sa kabilang side. Doon naman sa kabila is 4. So 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, hinati natin siya sa 4. So ito namang 66.9, ito yung distance niya sa bawat line. Yan, distance. Ito namang degree, yung ating 360 degree, yung buong degree nitong ating circle, i-divide din ninyo sa 8 yan. Okay, so magiging 45 degree. Yan, so yung bawat line yan is 45 degree. So halimbawa, ito yung ating 0. Ito yon, yung sa center natin. So dito sa sunod na line is 45 degree. Ito yung ating 90. Yan. Pagdating dito, 45 degree, pabalik-balik lang, yung opposite nitong ating 0 doon sa likod is 0 din. Okay? So dito is 45, 90, 45. So ganyan lang mga kamital. Kaya mayroong 45 yan. So kung nag-divide naman kayo ng 12 division, kung gagawa kayo ng mas malaki pa nitong ating in-example, mag-divide kayo ng 12, itong 360, i-divide nyo rin sa 12. Ayan. Para makuha nyo yung bawat degree ng inyong center line. So, siyempre, dito din sa inyong circumference, i-divide nyo rin sa 12 para makuha din ninyo yung bawat distance ng inyong line. Okay? So, ganyan lang mga kamital. So, ngayon dito mga kamital, pagkatapos nyo nang namarkahan yan, nakuha nyo na yung inyong mga measurement dito. Yan. Iko-connect nyo yung line na yan. Yan. Kukunik nyo hanggang doon sa paikot. Kung nagsimula kayo dito sa right side, doon naman sa likod, dito sa kanyang opposite, dito naman yan sa left side. So dito naman sa kanyang direction mga kamital, kung ano yung direction ng inyong ginawa dito sa unang layout nyo, dito sa unang cut nyo. Halimbawa, dito kayo nagsimula sa right side, dito naman sa kabila, right side din. Kasi yung ating pipe, yan, pag ganun yan. Yan. Okay? Ganyan yung forma niya. Pag itayo mo yan, ang isa dito, ang isa dito. So, yan yung kanyang cut center. Direction. Baka gagayahin nyo sa pagmamiter ng 90 degree, sa paggawa ng 90 degree. Hindi po ganyan. Dito sa ating miter, offset, paggagawa tayo, kung anong direction niyan dito sa inyong layout, parehas lang yung kanyang direction din sa bawat side. Okay? So, ganyan lang mga kamital. I hope meron kayong natutunan dito sa ating video. I hope nakatulong sa inyo ang tutorial na ito. So, doon naman sa nag-request nito, shout out sa iyo dyan, John Paulo Alonso. I hope nakuha mo ang explanation ko. Kung hindi nyo man nag-gets yung ating explanation, pwede nyo pong panoorin ulit itong ating video. At kung mayroon naman po kayong mga katanungan, pwede nyo i-comment dyan sa ating comment box. At sasagutin natin yan kung mayroon to tayong mga free time. At doon naman sa mga nagko-comment sa ating mga video dyan, pasensya na kung medyo matagal po ako makareply dahil mayroon din naman akong trabaho at marireplyan ko din yan pagka titingin po ako sa aking mga nagko-comments dyan sa aking mga video. So, bago tayo magtatapos mga kamital, isa-shoutout ko muna si Ashley D. Gauraki. So, shoutout sa iyo dyan na sir or ma'am. Yun lang mga kamital. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-share nyo na rin mga kamital
itong ating video para makatulong, at i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga bagong videos ni upload. So, yun lang mga kametal, at maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. God bless. So, bye-bye.